Problemado ngayon ang ilang mga OFW na baka hindi na sila makabalik sa Hong Kong kasi hindi na po kinikilala doon ang mga vaccination card ng mga Pilipino. Nakatutok si Salima Refra. Matapos ang ilang buwang ban, nagbukas na muli ang Hong Kong para sa foreign domestic helpers, kabilang ang OFWs. Pero may mga panuntunan para dito. Bugod sa requirement na negative RT-PCR test 72 hours bago ang biyahe at confirmation ng hotel para sa 21-day quarantine pagdating doon, kailangan may dalawang doses na ng COVID-19 vaccine. Lahat naman daw ng brand ng bakuna ay tatanggapin. Pero kinakailangan daw na uniform o iisa lang ang form nito. Hindi katulad ng iba't ibang vaccination card ng mga LGU. Problemado tuloy ang ilang OFW na matagal nang naghihintay na makaalis. Kumpleto na sila sa dalawang dose ng bakuna, pero iba-iba ang kanilang vaccination card. We came here in Manila April 19. So we are like more of us, like more than 10. We stayed in one transient house where we always pay monthly until now. So from April to August and hanggang sa kung kailan kami makakaalis. You know, we're running out of money. Wala na po kaming pera, wala na po kaming pagkain. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin, hindi raw tinatanggap ang vaccination cards ng OFWs dahil hindi galing sa iisang source. Kawawa naman daw ang mga OFW. Ikinalulungkot din daw ito ng Malacanang. We are finding ways and means now para magkaroon po tayo ng basihan na kilalanin yung ating mga vaccination cards. Tinitignan po natin kung po pwedeng magamit yung yellow card ng Bureau of Quarantine at tinitignan po natin kung po pwede rin ang WHO ay manguna na no, doon sa initiative para magkaroon tayo ng uniform na pagtanggap ng mga vaccination cards. Pwedeng kumuha ng yellow card o International Certificate of Vaccination sa ating Bureau of Quarantine. Maaari mag-book online ng schedule sa website ng BOQ. I-upload ang requirements na valid ID, passport at COVID-19 vaccination card o vaccination certificate mula sa LGU. Magbayad ng 300 pesos online o sa mga payment center. Mayroong 70 pesos na convenience fee. Pumunta sa araw ng schedule at ipakita ang mga in-upload na requirement. Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.